그러면 안 돼. 바람 빠지면 안 되니까. 많이 먹을 거야? 형아 먹고 있는데? 가서 밥을 먹어봐. 사람 없는데요? 잠깐. 이거 어떻게 해야 돼? 어떡해. 마니야, 방에. 방에? 어. 방에 가 있어. 감사합니다.
walang tao. Walang nanonood. Walang nanonood. At okay. Kumyuhe juseyo. Paki-share. Walang nanonood, paano ako mag-i-start? Walang nanonood. Sinong nandyan? Pa-thumbs up. Ayun. Annyeonghaseyo. Hi, Benji. Pa-share naman ng video. Pa-share para makapag-start na tayo. Next, Job. Hi, Job. Ang daming heart. Ayun. Dumadami na sila. Paki-share naman yung video. Paki-share para makapag-start ako. Pwede pa siyang i-share. First time ko kasi mag-live through ano, through page. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko rin iba-iba yung ano niya. Iba yung type. Ayan, may 6 viewers na. Paki-share pa, paki-share. Paki-share. Baka sakaling makatulong. Paki-share lang. Keep on sharing, please. Done share. Thank you. Ikaw talagang ano ko, number one na tagapagmahal. Thank you. Siguro mag-i-start ako pag may ano na, pag may nanonood na ng kahit na mga 21 and a half lang na viewers. Ayan, 9 na sila. Yan, 10 na sila. Konti na lang po, mag-i-start na tayo. Matututo na tayong magbasa ng Korean. Yan, 11 na sila. Ayan, 10 pa rin sila.
Ayan, 9 na lang. Nabawasan. 10. Paki-share lang po. Paki-share. Para makipag-start tayo. Benji, nandyan ka pa? Dyan ka lang ha, huwag kang lalabas. May aso sa labas. Choco man kita rin sa iyo. Choco man. Choco man kita rin sa iyo. De, hi! Si Benji, top 1 ka na, Benji. Ayan, 13, 14. Yan, dumadami na. 14. Oh, yaltasot. 15 na sila. 21 and a half lang. Sumulmyong maniredo isumyon. Nasiyak hagesunida. Hi, Gia. Diyan ka lang, Gia. Para di mabawasan yung aking watchers, viewers pala. Hi, Twix honey, wali mo. Atuya. Dapat atuya kaya niwali mo kasi ayun na, para maka-follow ya kaya kay. Hello, yan, 16 na. 4 and a half na lang. Twix, ay Twix tuloy. Gia, dyan ka lang, ah, wag ka kaalis. Kahit ikaw lang matira. Yosot mo yung manisa mo, siya kagets nila. Good evening, ma'am. New po. Hi, good evening, John Chris. 안녕하세요. 안녕하세요. 아주 예 나가가노 아기닉. 안녕하세요 선생님. 안녕하세요 딘도 도밍고. 웨이트 lang tayo ng 20 persons para ay people para mag-ano ha yung battery ko nanganganib na. 아 충전해줘 빨리. Gia, redo po ko isira ko rin, Gia. Si Gia, ang pagpapanoorin mo para ano, hindi mabawasan yung viewers ko. Nasaan ba si Michael? Yung aking brother. Diyan ka man yun. Buri damdong sing Luis. O, yada nanda eh. Buri damdong sing du. Isaya eh. Yun, ilgup myong. Ayan, 17 viewers na. 3명 남았습니다. 이제 출발할게요. Twix, honey. Yung kapatid mo, nasa na siya? 18. 2 more. 2 na lang. 1명 남았어. 이제 시작할 거야. 갑자기 빠졌어. 어떡해. 21 na. Sumulhan yung desayo. Good evening, ma'am. Good evening po. 안녕하세요. Tawili ko ate. Ayan, tawili ko ate. At least, at chuka. Ako pa naman mag-start. Di pa naman ako nag-start. Kaya okay lang. 25 na. Ano po topic namin? Okay, okay. Start na po tayo. 자, 시작하겠습니다. 자, 안녕하세요. 저는 Teacher Darna예요. 네, 필리핀 사람이고요. 지금 한국에 살고 있어요. 네, 나인틴디한요 po. 네, 나인틴디한. 자, sa mga hindi nakakaintindi, nandito po ako sa Korea ngayon. So, gusto ko lang i-share yung nalalaman ko about Korean para makatulong dun sa mga gustong mag-exam papunta dito at saka para din makatulong dun sa mga nandito sa Korea na medyo nahihirapan sa Korea. Sa Korean, I mean. So, ang topic po natin today is about Hangul. Yes. Pag-aaralan po natin yung Hangul and mag-i-start po ako dun sa pinaka-basic para dun sa mga hindi marunong magbasa at saka hindi pa alam yung mga Hangul.
Sino nang marunong magbasa sa inyo? Marunong po ba kayong magbasa? Actually kasi ano, naisipan ko lang i-start to, lalo na dun sa mga kababayan na gustong mag-take ng examination para sa pagpunta dito. So, kung masusubaybayan nyo to, step by step, mag-i-start tayo from reading, tapos yung mga words, tapos yung mga sentence, tapos magbibigay din ako ng mga questionnaires, i-explain ko din yung ibang questionnaires kung paano yung naging answer nila. Yes. Kailangan nyo pong ma-memorize yung Hangul para makapagbasa kayo ng Korean. Ne. Wewo ya de, wewo. Memorize. You have to memorize the Hangul para makapagbasa kayo. So, kung di kayo marunong magbasa ng Hangul, mahihirapan din kayo kung paano magsalita or paano magsulat. Ako kasi natuto ako ng Korean, nag-start ako sa reading. So, nung time na nandito ako sa Korea, wala pang way, 2003, wala pang mga schools for Korean. So, ang ginawa ko, minemorize ko yung mga Hangul. Minemorize ko yung mga Hangul, tapos, pakishare lang po ha, pakishare para ano, maraming makakatch sa lesson natin today, tonight. Nag-start ako kahit na hindi ako marunong magsalita. So, ang ginawa ko, memorize ko yung mga letters ng ano, yung mga Hangul. Tapos, nung memorize ko na sila, yan, unti-unti, bumili ako ng dictionary, word by word, nanonood ng TV. So, ganun po siya nag-start. Okay, so, start na tayo. Alam nyo ba kung anong ginagamit na sulat dito sa Korea noon? Na-share na po, Ate Darna. Thank you, Bruce! Hi! Nandyan pala kayo. Thank you for sharing. So, nung unang panahon, wala pa talagang Hangul. So, ang ginagamit ng mga tao dito sa Korea is Chinese. Yung sulat ng mga taga-China. Pero dahil since mahirap nga daw yung Chinese, na-invent nila yung Hangul. And ang naka-invent ng Hangul is si Sejong Daewang. Yes, memorize niyan. Baka lumabas examination. Ang naka-invent ng Hangul is Sejong Daewang. Okay, so mag-i-start na po tayo.잘하네. 괜찮아. 오, 벤지. 너무 잘하는데? 잘했어. 킹. 킹. Yes. 왕 means king. 세종. 세종. Yep. 세종 po. 킹. 세종 대왕 po. Siya yung naka-invent ng Hangul. Asan na ba yung aking kodigo? Nawawala yung aking kodigo. Nawawala yung aking kodigo. Yes po, matagal na po ako dito na-share. Oy, Jen! Thank you! Salamat sa mga nag-share. Thank you po. Salamat sa inyo. Thank you. Keep on sharing. Baka umabot tayo ng 1,000. Yan, 50 na siya. So, mag-i-start lang ako sa Hangul ha. Yung ano ko ngayon. Maturo yung mga sounds ng ano ng Hangul. Tapos, kung paano nabubuo yung word. Kung paano siya babasahin. Yun lang po. And after that, bago ko tapusin, itatry ko kung makakapagbasa kayo after this class. Sana naman. Sana naman makapagbasa kayo para... And may problem tayo kasi yung camera, hindi ko siya pag iniharap ko sa inyo yung papel ko, baligtad. So, medyo mahihilo po kayo, ha? Thank you for sharing po. Salamat ng madami. Salamat po sa pag-share. Okay, so, mag-start na po ako. So, yung Korean, yung Hangul po, meron siyang 14 consonants. Okay, 14 consonants and meron siyang 10 vowels. Problema ko lang yung pagsulat. Hindi ko talaga maano kung paano ko iikot yung aking board. So, Hangul, meron po siya. Ah, by the way, before we start, you have, kailangan nyo po ng pen at saka paper. Pen at saka chungi. Chungi means paper. Yes, kailangan nyo ng pen at saka paper para makapag-take note kayo. Yes, kasi bigla ako magtatanong sa inyo. Kailangan may feedback. Kailangan nyo sumagot. Narinig nyo po yung sinabi ko. So, we have 24 letters sa Hangul.
meron tayong 24, 14 ang consonants at 10 ang vowels. Okay. 14 consonants at 10 vowels. Isulat nyo po. Baka lalabas examination yan. Hindi nyo alam ang yung isusulat. Tashihan mo, no? We have 24 hangul. 24. Iship sage. Nande. We have 24. 14 ang consonants at 10 ang vowels. Yes. Okay, mag-i-start po ako sa consonants. Mag-i-start ako sa consonants. Sige din sana meron. Chukumshik halkeyo. Aryan, konti-konti po ha. Kasi yung mga mag-i-exam natin, kailangan muna nilang magbasa na maroon matutong magbasa bago sila magsulat. Yan, galing naman eh. Ano ba pangalan mo? Baligtad. Charis to. Yes, you have to memorize that. Baka lumabas sa exam ninyo, kailangan yung alam nyo dapat yan. Okay, so the first hangul, ang first hangul, good to see you, madam. Hello po, Michael Bailan. Good evening. Pakishare po. Magtuturo lang po ako ng hangul kung paano magbasa tsaka yung mga sounds para makatulong dun sa mga gustong mag-exam sa Pilipinas. Thank you, ha. So, ilan na nga ba yung consonants? Ilan na nga po ba yung consonants na sinabi ko kanina? Ilan ang consonants ng Hangul? Ayun, si June pala. June. June din ang name mo. Magandang name ang June. Good evening po, ma'am. Salamat po sa pag-live. Thank you din po. Keep on watching lang, ha? Kamsahamnida, kamsahamnida. Yes! Wow! Yes, we have 14 consonants. So, yung first consonant natin is iba. Galing nila, oh. Galing ng mga estudyante. Okay, ibabaligtad ko na. Oh my God. Wait. Saglit lang po. Ayan. So, hirap ako. Otoke. Tamshiman. Tamshiman, kidaryo juseyo. Cha. Sansingimon, chilpan chumbihasumira. I prepared my board. Kasi nga po, ayaw bumaligtad ng ano, bumaligtad ng camera. So, nagready ako ng board para sa inyo. Yun nga lang, hindi ko makikita yung monitor. So, the first hangul, yung pinakaunang hangul natin is, nakikita nyo to. Okay. One, two. We call it, ang tawag po nila dito sa Korea is kiyok. 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 Oh, bago tayo tumuloy, pag narinig nyo yung sound, gayahin nyo. Repeat after me, kumbaga. Kailangan nyo, pag narinig nyo yung Korean, sundan nyo yung sound niya, kahit na kayo lang mag-isa. Salita lang kayo ng salita para masanay din kayo. Michael, hindi nga ako ready. Pati ngayon sa mga ano ng anak ko, kinalutkot ko dahil ano. So, the first hangul, yun na pag-uwi na po tayo. Yung first hangul is, ang basa po nila dito is kiyok, pero pag binabasa natin sa word, the sound is G or K. G, G, K, K. Okay? One more time. This is kiyok. And the sound is G or sometimes K. Minsan po, ang basa niya is G at minsan naman ang basa niya is K. Okay. Pag get nyo po, pag copy nyo, papakisan lang ng thumbs up. Okay, thank you. And the second hangul is Ni-un. Okay, Ni-un. So, kung paano magsulat ka Ni-un. Ito ako. Kanina yung kiyok, 1, 2. And now yung Ni-un, 1, 2. Okay. Hirap ako. Please understand na lang, ha? Hi, Jeff! Yan, makinig ka dyan, Jeff. Okay. Yung second hangul natin is niyan at yung sound niya is n. Kung paano natin binabasa yung sound ng n, siya din yung sound ng niyan. Okay, gets niyo po? The first one is kiyok. Sound is g or k. And the second one is niyan. Ang sound naman is n. Okay. Pwede ba i-save to? Hindi ko lang po alam kung pwedeng i-save, pero hindi ko po siya buburahin para ma-review nyo. Yan! So, the third one, ang pangatlo naman po is, sinong alam kung paano basahin to? 1, 2, 3. So, ang basa po nila dito sa Korea is, tigot. Tigot. Kung pwede nyong isulat itong nakasulat sa taas, pakimemo nyo kasi pag magiging continuous yung lesson natin, merong meaning yan sa ano sa pagbasa kasi.
Sashi, one more time. Isa pa po. This one is tigot. So, pag nakita nyo siya sa word, ang sound na ilalabas nyo is D. D sound. D. D. Ang sound po niya ay D. So, pag nagbabasa kayo ng book, pag nakita nyo siya, ang basa niya is D. Okay, next. So, susunod na po ako. So, the next Hangul is Liul. Liul. 안녕하세요. You're welcome po, Ma'am Joy. Hi, Alfred. Keep on sharing lang po, ha. Cha, isa pa po. This one is Liul. Ang basa dito, Liul. So, pag nakikita natin siya sa word, ang sound po niya is L sound or minsan naman R sound. L, R. L, R. Okay? Actually, wala po siyang talagang explanation dito. So, pag narinig nyo yung word kung paano basahin ng mga Korean, ganun nyo lang siya kopyahin. Just remember, tandaan nyo lang kung paano nila sinabi yung word. Gaya-gaya lang dito sa Korea. Hi, Sir Alfred! Okay po. Cha, tashi, li, l, at ang sound niya is l or r. Next, copy po. Cha, susunod na ako. The next naman is, it's para lang siyang square, no? So, ang pagsunod po niya is 1, 2, 3, 4. Isa pa? 1, 2, 3, 4. This is mi-um. 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 So, pag nakita din natin itong square na hangul na to, ang sound po niya is m. M sound. M. M. Yes po, tama po, Benji. Horizontal to vertical. Isusunod ko po yan kung paano sila magsulat at saka magbasa. Next time, basta yung... Kilala po Moses mo. Basta po yung sound muna ang kailangan natin i-memorize para makasunod yung mga hindi marunong magbasa. Okay? So, me, tapos ang sound niya is m, 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 m. Next one is b, up. B, up. Sumusunod ba kayo? Sinasabi nyo ba? O baka nanonood lang kayo? Kailangan sabihin nyo. Tara hebayade. Suri tuku tara hagi. So, after nyo marinig yung sound, yung word or sound, kailangan nyong sumunod para ma-practice nyo. Tashi, one more time. Cha, B up. B, B, B up. Paano isulat? Number 11. 1, 2, 3, 4. B up. So, ang sound po niya minsan is B, letter B, or minsan naman it's P. P, P, P. B, B, P. Yes. Pag nakita niyo siya, anong sound ang sasabihin niyo? B. Or sometimes nagiging P. Okay, next na po ako. Hello po sa mga bagong viewers natin. Pakishare na lang po yung video. Thank you. So, next one is shoot. 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 Pakisabi lang po kung mabilis ako ha, para babagalan ko. Shoot. So, ang basa nito, pag nakita nyo siya, maybe, siguro lagi nyong nakikita yan sa saranghe, sarangham ni da. S, s. Ang sound po niya is letter S. 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 Saranghe, sarangham ni da. Tashi, shi, ut. So, ang basa niya is letter S. S, s. Next one, ang pabilog. Bilog, bilog, bilog. Cha. Paano siya basahin dito? Iung po ang tawag nila sa Hangul. Iung. Ah, alguesnida. Chonchon ni Maral kayo. Susungyo. I'm sorry. Pakisabi lang kung mabilis. Para bagalan ko. Excited kasi akong magturo kung paano magbasa. Kaya minamadali ko to. Zero. Zero. Yes, Michael. Idol Michael. Sa ang bilog, ang basa po nila dito sa Korea is iung. Iung. So, pag nakita nyo to, ang sound niya is NG sound. Pero, so, dalawa po yung sound, dalawa po kasi siya,
Sometimes wala siyang sound, minsan wala siyang sound, minsan naman nagiging NG sound siya. Okay, so kailan siya nagiging NG sound? Pag nakita niyo sa word, okay, I'll make an example. Alam niyo po ba kung paano? Ano to? Oh, vowel. Asan yung aking eraser? Hindi ako ready, kaya pati eraser, hindi ako ready. Anyong, anyongan sa'yo. Ne, Tashi, ang iyong po ay minsan NG ang sound at minsan naman wala siyang sound. So, sa ngayon, ituturo ko po muna kung kailan siya nagiging NG sound. Nagiging NG sound siya pag nakita niyo sa word na halimbawa, we have, ano na nga bang sound nito? Ano nga bang sound ng kiyok? Anong sound ng kiyok? Hello? Ano po ang sound ng kiyok? Okay, okay. Ako na sasagot. Sound is G. Good. Tapos nakita niyo itong A. Diba? Ganyan siya. At kung meron siyang iyong, yan, nakita niyo yung baba, yung bilog sa baba, wala siyang sound. Pag ang sound niya dito is NG. Yes. Ga. Tapos nakita, nandito yung baba, yung iyong. Pagsasamahin niyo, paano niyo siya basahin? Kang. Okay, so okay na tayo sa kiyok. So okay na tayo sa NG sound. Okay, sa sunod ko po i-explain kung bakit nagiging walang no sound siya ha. So sa ngayon muna, NG sound po itong bilog na ito. Baba, baba, baba. Okay, Teshi, hambanda. Isa ba po? This one is shoot and the sound is s. Ito namang bilog na to is iyong at ang sound niya is ng. Yes, thank you, sir. Kyushin for answering. Oh, gagaling ng estudyante. Parang pwede na kayo mag-exam bukas. Okay, next. Susunod na po. So, the next Hangul is g-ut. G-ut. I-memo nyo kung pwede ha. Kasi pag magbabasa na tayo ng word, may gamit tong mga tong. G-ut. So, pag nakita nyo tong Hangul na to, ang sound niya is j. J sound po siya. J. Yes, Rose San Martin. Majayo. Kang or kang minsan. Hello po, Claire. When po ba ang exam ng... Ang examination daw po ay maybe probably March. So, kailangan... itatry ko po ang ano, ang kung madaming manonood, itatry ko siya lagi ng 3 times a week. Or kung ano, basta hindi ko pa din sure kasi ano, depende po sa mga viewers. Kung madaming magre-request or kung madami namang manonood, kung madaming kailangang matuto, so why not? Kahit natigya, ano lang, ilang oras lang. Hi, Jerson! Thank you. Share niyo yung video. Okay, go on na po tayo. So, ito, sa Korean, it's J. So, the sound is J. 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 Next one is, cha. Anong pinagkaiba? Okay, paano lang isulat ito? 1, kung paano silulat yung kiyok. 1, 2, 3. Okay? Wow, 3 times a week, that's really passionate. Wow, nakakaano naman. Actually, parang ano lang to kasi gusto ko lang i-share kasi madaming ang gustong mag-take ng examination pero hindi sila makapag... Oh, nagtitake naman sila kaso, di ba? Mahirap pumasa. So, yung iba naman, hindi sila makapasok ng center. So, kaya baka parang, baka sakaling makatulong. Kaya ko lang itinry na mag-share kasi marunong naman akong magbasa. So, basta po, kung saan makakatulong. Makakatulong, basta. Hi! Thank you sa mga nag-share. Go on na po tayo. Wala ng oras. Chat. The next naman, ang sunod naman po is... Please, please, ma'am. Sana may mga video ka po, Marisa. Wala po akong video na ginawa kasi first time ko ngayong mag-live about, ano, Hangul. Itinry ko lang kung may mga interesado. So, pero kung magla-live po ako, hindi ko sila i-delete para may ma-review naman kayo. Next, cheat. Okay, so cheat naman, paano siya isusulat? Paano ang pagkakasunod-sunod kung isulat ang cheat?
Okay, so nakikita nyo po to. This one is the first one. One, hirap ako. Two, three, four. Yan. Tashi, one more time. One, two, three, four. Yan po ay chit. So, pag nakita natin ang Hangul na to, the sound is CH. CH, ch. 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 Yes. CH, ch. This is chit. Chit. Please, kailangan nyo siyang i-memorize para matuto kayong magbasa kaagad, ha? Kasi sa examination, kung di kayo marunong magbasa, mahihirapan kayo. Yan naman po yung ano natin eh, yung goal ko kung bakit merong live na ganito is para makatulong sa mga gustong mag-take ng examination at para makapasa sila. Naiyak ako. Okay, so domo kapsida. The next one is ki-uk. Ki-uk. Iba po yung basa kanina ha. Iba to yung number, itong, this one is ki-uk. Ito naman is ki-uk. Okay? Ki-uk. So, ang sound niya is K. K, K. Kiuk sounds K, K. Oh, okay. Tashi, kiuk, and the sound is K, K. Ta, domo hakeo. Mabilis po ba? Domo palang gayong? Chonchoni heyo, chonchoni, slowly. Ta, next one is. Saglit lang po kung paano ko isinulat yung kiyog is 1, 2, 3. Okay? 1, 2, 3. Tansang yung ilbon sharing nida. Kamsahamnida, Michael. Domo kamsahayo. Sana makatulong sa mga kababayan natin to. Okay, the next one is tiut. Tiut. So, ito kanina, kiyog. Ngayon naman po is T-ut. Paano isulat? Okay, let's write it. One, two, three. One, two, three. Okay, T-ut. So, the sound is T. 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 So, pag nakita nyo siya sa word, ang basa niya lang is letter T. Okay, letter T lang po ang basa niya. Next. This one is P-up. 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 Paano po isulat? 1, 2, 3, 4. Tashihan banda. 1, 2, 3, 4. This is P-up. So, pag nakita niyo siya sa word, ang basa is letter P. 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 Pauline Kim? 저는 Teacher Darna입니다. Darna! 반갑습니다. 네, P up and the sound is P. 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 P ang basa po niya pag nakikita natin siya sa word. Next one is Hiut. 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 So, pag nakita niyo itong Hangul na to, ang basa niya is letter H. 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 행복해요. H. H. 행복해요. I'm happy. 자, one more time. 한 번 더. H, oh no. Hiut sounds H. 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 Okay na po? So, tapos na po yung ating consonants. Repeat po natin siya. Okay, ready? Kiyok sounds like G or K. Kiyok. G. K. Niun. N. N. Niun. N. N. Tigut. D. D. Sometimes, minsan po, meron siyang sounds like T. Minsan, meron siyang sounds like T. Cheharang, 감사합니다. 목소리 좋아요. 예뻐요. 얼굴도 예뻐요. 뽕. 장난. 자, 다시. 티긋. 드. 트. Next.
Liel, Liel, L, R. L, R. Mamalik mamaya ako po ibabalik ano yung video kasi walang ano, walang flipper yung ano tawag dito, yung Facebook. Pag iniharap ko siya, paglalabas ako, baligtad yung letters. Sorry po. Chata si Liel, L, R. Please memorize. Paki, 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 chebal. So, next one is miyam. Ang sound is m. M. Miyam. M. M. Biyap. B. P. Biyap. B. P. Choyo. Cho Hangugeso. Chungnam is a chungnam. 충남 아세요? 시골. 자, next one is 시읒 스 시읒 스 이응 응 NG sound 이응 응 NG sound Next one is 벌린김 지읒 즈 즈 지읒 J, J. Chit, ch, ch. Chit, ch, ch. Okay, next one is Kiok, k, k. Kiok, k, k. Tiet, t, t. Tiet, t. T. Are you with me, guys? Nakakasunod po ba kayo? Okay. Piyup. P. P. Piyup. P. P. Panggawayo. Palin Kim. Polin Kim, sorry. Hiet. H. H. Hiet. H. H. Okay, so let's move on. Vowels. Sunod na po ang vowels. Oh, very good, Jun. Huwag ka nga absent, ha? Ta. Vowels. The next one are vowels naman. So, pag nakita nyo to, usually pag nakikita nyo lang sila na ano, na pag sila lang mag-isa, kasama nila lagi sa harapan yung bilog. Yes. Lagi silang merong bilog sa harapan. Pag sila lang mag-isa, ha? So, halimbawa, siya lang mag-isa. Okay. Usually, ganyan po ang makikita nyo sa mga books. So, pag ito lang siya, A ang basa niya. A. 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 So, pag sa word, hindi mo siya pwedeng makita na siya lang mag-isa. Minsan, kasama niya yung mga consonants o kaya minsan naman kasama niya itong bilog na to. Yes. Tashi, a. Ya. A. Ya. Okay. O. Iyo. Kureyo, sansingim. Nomo chuwayo. Marami kang matutulungan. Fighting mo. Thank you po. Kamsahamnida. O. Iyo. 다시 아, 야, 어, 여, 오, 유, 오, 유. Careful lang tayo sa dalawa sa sounds na to at saka yung sunod niya kasi madaming nahihirapan dito. Yung sound nila maraming nahihirapan na ano na basahin or minsan bigkasin, minsan baligtad yung nagiging sound nila. Tashi, a, ya. Isa lang po siya, a. Pag dalawa siya, ya. Okay. O, binaligtad, twisted. O, tapos yung katabi niya, iyo. Oh, uyu. Ah, mamaya yun, Benji, okay? Sa, ito naman po, u, iyo. U, iyo. Kung pwede ko lang ipakita yung bibig ko, mamaya ipapakita ko po. O, U. Cha, next. Ang sunod, binaligtad po siya, di ba? Yet, ito naman is U, U. U, U. U, U. U, I. U, I. U, I. Medyo mahirap ta, no? Dashi, U, I. Okay, balik tayo sa from Brunei. Hi, hi, hello po. Iya Ishi. From Brunei. Ang layo nung pinag. Sa, han banda? A, ya, o,
여, 오, 유, 우, 유, 으, 이. Okay, 나가시는 거 봐봐요. Yes, 김동우 맞아요. 우유. 우유 means milk. 나가시는 거 봐봐요. 오케이, 살라마 잘 플레이. 아리고 아리고. 하, so ngayon, itatry po natin pagsamahin yung consonants. Once more? Okay, once more. Isa pa po. Okay, okay, okay. One more time sa vowels. Cha. Yung isa lang po yung line, ha? One, a. Pag naging dalawa, ya. A, ya. Okay, magbabasa na tayo ng words. Okay. So, kung natatandaan nyo kanina yung sound ng kiyok is g, di ba? Yung sound ng kiyok is g. So, pag idinikit nyo tong a, magiging what sound? Paano siya basahin? Kamsahamnida sa singim! Ay, nalilito pa sila sa huli. Watching here in Saudi po. Hello po! Ga, very good, June! Charisa, ka. Ga. Ga. Ga, or kaya minsan yung iba ang basa nila is ka. Yes, tama po. Okay, ito, ulitin ko pa po yung vowels. Han ban do halkeyo. Otan chinguga ajikaji hekalidago hago. Kaya han ban do halkeyo. May friend tayo na nanalilito pa. So, isa pa. Isang beses pa. A-ya. A-ya. Baligtad mo siya. O-yo. O-yo. Iga mo siya. U-yu. U-yu. Hello po sa lahat. U-yu. Okay. Nakahiga siya ha. Idadapa natin siya. U-yu. U-yu. U-i. U-i. Yes, ang galing ng magbasa. Watching from China, South Korea. Hello po sa lahat. Hello po, hello, hello. Salamat po for watching. Paki-share lang po yung ano yung live natin para dun sa mga gustong matutong magbasa. Cha, last for the last time, majimak halkeyo, majimak. Aya. Oyo. Uyu. Sabay tayo. Katchi habshida. Katchi. Katchi sabay. Aya, oyo, uyu. Ako ko. Aya, bumigay na ang aking holder. Cha. Hello po sa lahat. Teacher, vowels and consonants lang topic mo for tonight. Opo, at saka ano lang po, yung konting expressions. Kasi para lang sa mga bago, para magkaroon lang sila ng ano, parang intro lang po tonight. Hindi pa po ako makapag-munjang, hindi pa ako makapag-sentence kasi mahihirapan sumunod yung mga ano, yung mga baguhan. Si Sir Michael kasi medyo ano na yan eh. Annyeonghaseyo, Arinoldo. Sir Michael, sa sunod po ha, ano tayo, yung medyo mahirap naman. Chokomori yung gohaja. Okay, so for tonight medyo... reading muna tayo. Aya, cha, sabay tayo, sabay, katchi habshida. Siyak, a, ya, o, yo, u, yu. Cha, nakahiga siya. Idadapa natin. Magiging, u, yu, u, i. Okay? Kamsahamnida, Michael. Okay, copy, copy, copy. Okay, so ngayon pag, pagsasamahin po natin yung mga consonants at saka yung mga vowels para makapagbasa kayo ng mga words. Watching from Ulsan. Hello, Nika. Annyeonghaseyo. Ajik andyan eh. Gusto ko matuto. Abdul Hakim. Ay, thank you po. Cha, magbasa tayo ngayon. So, let's, yung easy lang. Easy, easy. Okay. So, kanina, yung sound neto is... Anong sound? Sabi ko kanina, pwede siyang... pwede siyang maging G or pwede siyang maging K, di ba? Ididikit ko dito yung A.
A. So, pag samahin niyo siya, anong magiging sound? G at A magiging ka. Yes. Yes po, Michael. Copy po. So, next. Number two. So, number one yan. Number two naman. Magiiba ako ng consonants, ha? Next consonant is dadan plus dadan. Okay. Duga, monja, ilgir sisil ka. Sino una makakabasa niyan? Sa sinulat ko. Number two. Hala, sino ang galit? Bakit galit siya? Yes! Nick-nock! Ang galing! Oo, Marilu! Marilu, it's not sad. Kami, tsal duk ko isayo. Kamsahamnida! Kamsahamnida. Yes, the answer is job. Very good. Ang gagaling ng mga viewers. Sa, ang sound po nito is letter J. Diba sinabi ko kanina? Ang sound niya is letter J at ang sound nito is A. So, when you put them together, pagsamahin niya sila, magiging ja. Okay? Ja. Hindi po siya cha. Cha, nigo. Cha는. Okay, i-ano niyo muna to. Try to understand muna. So, ang sound nitong nito is j. Hindi po sa ch. Ch, anigo. Hindi po siya ch. Ang sound is j. J at saka a magiging ja. Yes, very good. Tama po. Gado aniyo. It's not ga. Ah, wala pa po tayong gagawing meaning. Hindi pa po ako mag-aano ng mga meaning. Basta yung pagbabasa lang muna. Wala pang meaning yung mga babasahin natin. Wala pang meaning. Basta magbabasa lang tayo tonight. Okay? So, next. Ang gagaling ng mga estudyante. Ang gagaling ng mga estudyante. Domo jara nanda eh.학생들이 너무 잘해요. 어떡해. Anilin Montano. 잘하네. 잘했어. 박수! 김동우, 안녕하세요. My basher, Teacher Darna. Yes! Ayan, ang daming heart. Salamat sa heart. Next one, sunod naman po is, cha, 다음은, 다음 질문은, okay. 쉬운 거 할까? 어려운 거 할까? 이거, plus, okay. Equals, what is it? Liul tsaka ya. Do you remember the sound of liul? Tatandaan niyo pa po ba yung sound ng liul? Liul? Liul sounds L or R. Yes! Ang galing! Galing niyo po! Anyong zo! Ang galing-galing niyo. Very good. Sabi ko kanina, ang liul minsan sound is L or R, di ba? At ito naman is ya. So, pag pinagsama niya siya, pwede siyang lia. You can read as lia or sometimes ria. Yeah, very good. 잘했어. 잘했어, 잘했어. Yeah. Keep on going. Okay, next one. Ano pa kaya? Plus... Okay. What's the answer? Ang galing nyo ah. Ang galing. Chat. Tiyut plus you. Wrong spell naman ako. Kensana Marilu. Keep on trying. Keep lang. Annyeonghaseyo, JR Aguas. Hello. Cha. What's the answer? Gerald Riola. Top one. Very good. So, ang sound ng tiyut. Ang sound ng tiyut is to, di ba sabi ko kanina? Tapos ito is you. So, when you put them together is to. Very good. Charisaya. Sa ngayon, maglalagay na tayo kung narinig nyo na yung word na patchim. Narinig nyo na po ba yun? Narinig nyo na po ba yung word na patchim? Yung meron siya sa baba, like, paano ba to? 1, 2, sa baba. Can you read it? Can you read it? I can read it. Di pa po. Naku,
Na-late na si June. Korean kasi magsalita, hindi nila nilalabas ang kanilang dila. Parang hindi siya marunong magbigkas ng letter R. Yes. Nahihirapan po sila sa pagbasa. Na-wrong ko. Jesus na. Okay lang po na ma-wrong. Ang importante is mag-try tayo na mag-try. Okay. Oh, June! Ya kami ang opya. Very good. Charis tayo. So, the sound of this one is G. At ang sound ng A, this one is A. At kagaya po ng sinabi ko kanina, itong bilog na to, pag okay, ganito po kasi yan. Meron siyang column. Yan. So, dito consonant, dito vowel, tapos dito rin is consonant. Ganyan po lagi ang pattern ng Hangul. Meron pa siyang ibang pattern, pero ito yung pinaka number one. Number one na ituturo ko, okay? Jiki, thank you po. Gusto ko matuto. Sige lang po, keep on watching. Kapampangan ka pala, Kimye. Yes, kapampangan kong. Okay, Nashi. Ang pagsulat ng Korean is consonant, vowel, at consonant. Hindi po pwedeng consonant yan lahat or vowel siya lahat. Laging consonant, vowel, tapos consonant. Kaya, ang nangyari dito, consonant to, vowel ito, at consonant din to. Right? Okay. Tapos, ang sound nito kanina na sinabi ko is iyong. Iyong. So, ang basa nito is gang, pero minsan binabasa din nila ng kang. Meron siyang dalawang sound, gang, or sometimes they say it kang. Okay po ba? Gang or kang. Cha, isa pa, hanado, hype kayo. Medyo magkasasay sa papel ah. Magkasasay sa papel. Make tipid-tipid sa chungi. Ano pa kaya? What? Okay, what sound is it? Tapos it. To. At saka. Okay. Cha. Namali na yung bigkas. What is it? Can you read it? What time po kayo nag-umpisa, ma'am? Yeah, announce ko po mamaya. Cha. Paano po ang basa nito? So, ang sabi ko kanina, this hiyot. Ang hiyot is sound is h, h. At a. So, pag pinagsama nyo siya, ha. Ha. Tapos, itong baba na miyum, anong sound niya? M. M. Pag pinagsama-sama nyo siya, ay magiging ham. Hambog. Yes. Kimyen. Yonsung. Charisaya. Majaya. Sa whiteboard nyo na lang po isulat. Ang late po kasi ng whiteboard ko. Kaya ano. Okay, so okay na po ba kayo sa pagbabasa? Okay na? Ambag-ambag daw sila. Okay na po ba yung pagbabasa? Nahuli ata ako kanina pa ba to? Nag-start po ako ng 9. Actually, 9:10 na po ako nag-start. Ang gagaling. Domo jare yo. Chincharo. Domo jare. Ang gagaling ng mga estudyante. Kabias na ng madam. Ang galing nyo. Yes, Brad Alfred. Okay. Okay na po ba? Okay na yung ano? Okay na yung Korean. Ay, yung pagbasa natin. Okay, so, meron akong mga pictures dito. Saglit lang ha. Kaya lang baka mahirap. Tsangka man. Oryop ta. Andigit ta. So, yun na lang po muna tayo ngayon. So, okay na po yung ano. Okay na po yung pagbabasa ng Korean. Okay na. Pwede na ako magpakita sa inyo. Pwede na ako magpakita. Hello! Ay, gusto na ba? Hello po! Salamat! Salamat sa panonood. Naka-follow kayo sa pagbabasa? Yeah! Naka-follow ang dami na. Ah, from Iloilo pala. Ang galing niyo pong mag-Korean idol. Thank you! Alphabet po, teacher. Wow, ganda. So, yun lang naman po yung goal ko for tonight, yung ma-share yung mga sounds ng mga Koreans. Kamsahamnida. Hello, hello po. Salamat, salamat. Pag madaming laging mga viewers, lagi ako magla-live para madami akong matulong. Gusto ko kasing, basta,
Hi, Dada! Hi, Dada! Tuloy! So, mamaya na po tayo magchikahan na. Basta yung goal ko for tonight is i-share yung sound ng mga Hangul. Kamsahamnida. I-share yung ano yung sound sa mga Hangul, yung consonants at saka yung vowels. Basta yung sinabi ko kanina, lagi nyo lang silang pagsamahin. Bags Korean ka, madam. Thank you po. Oh, baligtad kasi yung ano eh. Hindi ko talaga maayos eh. Kokulo, sonsengim. Iko apuro ha면은 글씨가 거꾸로 돼요. 그래서 이거 항상 이렇게 뒤집어야 돼. 다른 방법 한번 알아볼게요. 감사합니다. Thank you. 올렛 again. 셔던 포 thank you 포. So 이사 봐. 올리든 거 감사합니다, 선생님. Sa next live natin magpapabasa ako sa inyo ng mga words na medyo kanina kasi 3 Hangul lang yun na nabasa natin. So next na lesson natin medyo mahaba. Tapos ang ano ko pa, ang gusto ko pang i-share. Oh, before bago 'yon. May mga expressions po akong ini-ready para sa inyo. We adult. Changya. Dongsaeng. 원해. 형아가 화내. 형아, 화내지 마. 감사합니다. Wait, hindi pa po tapos. May i-share lang ako sa inyong 10 import, mga expressions dito sa Korea na kailangan nyo. Yes. Please review po ang pagbabasa. Bakit ang sound ng Korea Japan pang same, ma'am? Ang sound? No, it's, they are different. Iba po ang sound ng Korea tsaka yung sound ng Japanese. Ano? Ano na? Iba po ang Korean tsaka yung Japanese. Okay, so meron akong 10 na expressions na ituturo sa inyo. If pwede yung mga bago, yung mga hindi pa nakakaalam nito, please take note para magagamit niyo po sila. Yes, magagamit. They are very useful. Kahit sa work or basta kailangan nyo sila. Okay, so the first one is, ano, paano kayo mag-greet in Korean? You know it, right? Alam nyo naman po siguro. Mama, iya, tapon na to. Ajik, choko man. Han 10분 man isunod. Nagtatanong ng aking bebe. Okay. So, alam nyo to for sure. Annyeonghaseyo. Yes. Annyeonghaseyo. 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 So, pag nag-greet tayo, annyeonghaseyo lang lagi yan. With kasama na bao, di ba? Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Sa next, 2번째. Sa, ang pangalawa po is bye. Paano tayo mag-insana bye in Korean? Annyeonghi gaseyo. Sa, ang goodbye kasi, meron siyang dalawa. Meron siyang dalawa. In English kasi, goodbye, 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 goodbye lang. Pwede na yun, di ba? Kahit na ikaw ang maiiwan o kahit na ikaw ang aalis. Pero in Korean, pag ikaw ang maiiwan, so halimbawa may bisita ka. May bisita ka, may dumalaw sa'yo. So pag mag-greet ka sa kanila, you have to say, ang kailangan niyong sabihin is, Annyeonghi gaseyo. Annyeonghi means well kasi, well. Tapos gaseyo, ka, go. So you have to say 안녕히 가세요. Goodbye. 안녕히 가세요. Kapag ikaw ang maiiwan. Okay? Copy? 안녕히 안녕하세요. Okay. 안녕하세요 is 안녕. 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 Pag nakita niyo sila, okay? Kasama yan lagi na bow. Huwag yung sabihin 안녕하세요. Huwag kayong gaganan. You have to bow. Kailangan bow 안녕하세요. Next, the second one is kapag ikaw ang pinasyalan, pinuntahan ka, ikaw ang maiiwan, sa mga aalis, Annyeonghi gaseyo. Yes. Annyeonghi gaseyo. Okay? So, the third one, 3번째, nakakopy nyo, June, are you there? Kailangan mo to. Okay. Yung pangalawa po, pangatlo po is, pag maghihiwalay na, at ikaw naman ang aalis. Pag ikaw ang aalis, iiwan mo siya. Okay, you have to say, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 네. Yes, okay, bye-bye. Oh, okay, bye-bye. Good. 네. Pag ikaw ang maiiwan, 안녕히 가세요. Pag
ikaw ang aalis, annyeonghi geseyo. Annyeonghi geseyo. Okay, so okay na po yung tatlo. The fourth one. Siya, pang-apat. Okay, how do we say goodnight? Annyeonghaseyo, Daddy Medel. Hello po. Annyeonghi. Oh, clear. 너무 잘했어. 너무 잘해요, clear. Keep it up. Okay, yung pang-apat po is, so, pag matutulog na, before going to bed, we say goodnight, diba? Goodnight, 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 goodnight. So, in Korean, we can say, 안녕히 주무세요. 네, 안녕히 주무세요. 가세요, 계세요, ang difference. Yep, yes, 다마 po 'yan. 가세요, go, 계세요, you means you have to remain, 마이이원 ka. Yes. Oh, Samantha, yes, that's right, 잘 자. So, sasabihin mo yung 잘 자 sa mga friend mo, sa mga taong mas bata sa'yo, di ba? Pero sa mga halimbawa, meron kang, like, yung mga boss mo, or yung mga, may mga matatanda sa'yo, don't say 잘 자, you have to say 안녕히 주무세요. Yes, that's right. 안녕히 주무세요. Very good. Next. Paano naman pag tulog nyo and then the next morning, okay, nagkasalubong kayo sa bahay nung bisita nyo. So, how will you say good morning? Hindi pwedeng annyeonghaseyo. Ah. Hindi pwedeng annyeonghaseyo. Hello, Zenny. Ang ibig po sabihin ng upa is kuya. Yeah, kuya. Kuya. Upa, kuya. Yung nakakatandang lalaki. Na close ha, close dapat. Kung close kayo, pwede mo siyang tawaging upa. Pero kung hindi kayo close, huwag mo siyang tawaging upa. Okay, move na po tayo sa number 5. So, pagkatapos matulog, the next morning, paano mo sabihin good morning sa mga tao na nakakatanda sa inyo? You can say, 안녕히 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? 안녕히 주무셨어요? Okay, bago matulog, 안녕히 주무세요? So, the next morning, pagkagising nyo, pwede nyo siyang, halimbawa, nandito na kayo sa Korea. So, nag-i-stay kayo sa isang bahay ng inyong sajangnim, ng inyong boss. Chuan achimimnida, yes, fine. Fine, grace be dad. Oh, charoshinunde. 좋은 아침입니다. 네, 잘 주무셨어요. 안녕히 주무셨어요. 맞아요. 에 강남? 강남 po ano po meaning? It's a place name. Name of a place po yung Gangnam. Next, number 6. Okay. So, pagkakain naman, okay, kakain naman before meal. Kasi dito kahit na ano na lang, lagi kailangan meron kang greeting sa kanila. Eh. So, bago ka kumain, pwede mong kailangan sabihin mo na "잘 먹겠습니다." Before eating, before meal. Halimbawa, lumabas kayo, may nag-treat sa inyo. So, bago ka kakain, sasabihin mo, "잘 먹겠습니다." Yes, Kim Rose, very good. Yes po, tama. 잘 먹겠습니다. And after eating naman po, pagkatapos naman pong kumain, halimbawa, ang dami mo nakain. Okay, ang dami mo nakain, samgyupsal, yan. So, after eating, ano pong sasabihin? After eating, pap moguseyo. Pap moguseyo. Sasabihin naman yung pap moguseyo, pap tuseyo, kapag may ino-offer kang pakainin. Halimbawa, may bisita. Nag-ready ka ng pagkain. So, pwede mo sa kanilang sabihin, pap tuseyo, o kaya shiksa ha sa'yo. Ganon. Saranghaeyo, ate. Thank you, Rin. Diyan, sana tayo. Okay, after meal, pagkatapos kumain, 잘 먹었습니다. 네, Samantha. Very good. 잘 먹었습니다. Thank you for the meal. 잘 먹었습니다. After eating, 잘 먹었습니다. Hindi ko alam Korean, Chinese kasi ako, haha. Rin, pero may nasagot ka kanina, diba? Yossi na ako. Hoy, June, wag muna. Next, number 8. Oh, yan. Salamat. 감사합니다. 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 Wala po bang difference kung matanda sa yung kausap mo or same? Hindi po, may difference po yan. So, as of now, itinuturo ko muna yung mga
may galang na pag-iinsa. Yes. Baka kasi pag natuto sila na yung mga walang po-po-po, baka maging ano nila, makaugalian nila yan. So, kamsahamnida, next number 9. So, how do you say sorry? Paano kayo magpa-sorry sa mga kausap nyo? Chesonghamnida. 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 Ne. Chesonghamnida. Ne. And the last one is, oh, okay lang. Ano, may nakatama sa'yo. Sasabing, oh, chesonghamnida. Paano ka mag-re-react, diba? Oh, kensanayo. Kensanayo. Yes. Mian. Oh, kensana. Kensanayo. Yes. I'm fine. It's fine. No thanks. Okay lang. Okay, halimbawa, oh, gusto mo ng kape? Coffee machine? Pero may paano ka? Anya, okay lang po. Hindi po. Kensa na yung. Mia na yung. Yes. Anyong sansingim. Hello po. Hello po. Hello, hello, hello. Mia namnida. Bazaya. Mia namnida. Chesongamnida. Actually, madaming ways on how to say sorry dito, diba? Chesong na yung. Mia na yung. Ano pa ba? Mia na. Pero yung pinaka ano, pinaka polite na way on how to say sorry is chesonghamnida. Chesonghamnida. Yes. So, yun. Thank you for watching. This is my first ano, first live for Korean class lesson. Salamat po. Good night, kiss. I love you na yung. Okay. Sansingim no mo yun po. Kamsahamnida, Samantha. Kamsahamnida. I hope no nakatulong sa inyo yung pag-share ko on FB Ate Ha or message request mo ako pag nagpapaturo ako sa iyo. Sige lang po. Add niyo na lang po tong ano tong page na to. So, biyane lang ang alam ko. Sansingin karitcha chuchu so kamsan. Oh, dairy. 너무 잘하신다. 한글까지. 한글 쓰기까지 너무 잘하는데 저보다 잘할 것 같아요. Galing ng kabayan. Thank you. Salamat, ma'am. Thank you din po. So, bago po kayo mag-out, ang ano ko lang po, Tashihan Bando. So, ang purpose lang po ng pagla-live ko is to makatulong, is to help or kababayan sa mga gustong mag-take ng examination. So, ginagawa ko po to level by ano ba, per ano siya, per... Meron siyang ano, pagkakasunod-sunod. Actually, kung nakita nyo yung pinost ko last night ba yun? Ano, saan na ba yun? Wait lang po, ha? Meron siyang order kung paano ko gagawin yung klase. Like, so, halimbawa today, nag-aral tayo kung paano magbasa, how to read Hangul. Tapos, yung next naman yan is, kasi sabi nila madami daw kailangan daw pag magte-take ng examination kailangan madami kang alam na words. So yon, tapos kailangan kasi pag nag-aral kayo ng words yung pronunciation na maririnig niyo is kailangan talagang perfect para ganun din niyo siya magagaya. Hindi yung kasi may iba dito na kahit na matagal na sila sa Korea since hindi sila ano pag magsalita pa rin sila ano. Kamsahamnida, sansingim. San ka po sa Korea? Kapag ko pa sa mukpo, malayo po. Yes, malayo po ang mukpo dito. Ituturo ko din po sa hindi ko masasabi kung kailan ang date, pero kung yung mga viewers is kailangan nila ng laging lesson, pwede ko naman po, yes, three times a week for the month of November kasi hindi ako masyadong busy this month of November, pero by December, babalik ako, basta magiging busy ako. So, yung pagte-take po ng ano, ng pagtitake na naman kung paano yung mga directions sa test papers pag nag-exam kayo, i-explain ko din yon, ituturo ko kung paano. Tapos, meron din akong ipapakita sa sunod na, ipinost ko po to siya sa page. Ipinost ko to siya sa page, so, Igo, 오늘 보여드리겠습니다. 선생님. So, ito yung analysis ng examination last March. Ganito, lumabas yung mga test questions. Yan, madami akong ibibigay na hint sa inyo. Madami akong ibibigay na hint sa inyo. So, kung lagi kayong manonood ng
ng live ko, baka makakuha kayo ng ibang hint or what. So, according, dun sa test na lumabas last 2000, March, ganyan po yung naging sagot. Yan yung sa RC. Ano yung RC? Reading, comprehension. Tapos yung LC is listening. Ayan yung mga naging sagot. May mga nouns. Tapos nouns. Ano ba yan? Oh, yung, like halimbawa yun ng question number 6, 7. Six, kasi yung... Sorry ha. Parang ganito kasi yung ano daw, ILBO, part 1, part 2, part 3, part 4. Yan, tapos yung mga number ng questions, nandyan siya. Kurime, kurchana, charasa. Kaya ganyan po yung mga naging answers nila. Like yung number 6, part 1, sign. Siguro, may nakalagay na word, tapos pipiliin kung alin yung tamang sign, ganon. Yan, may mga hint po dyan. Kaya ni kamsahamnida. Oh, kamsahamnida. 7 to 10. So, kung need nyo po talaga yung pagla-live, keep it up. You should do this full time. Please make YouTube videos too. Actually, ano lang po naman to eh. Parang gusto ko lang talagang mag-share sa mga nalalaman ko sa mga kababayan natin. Hope na makatulong sa inyo. Kuya Pem Malulodi, Brian Valdez, where are you? Nandiyan ba siya? Okay, so thank you for tonight. Salamat po. Thank you. And, anong araw ba ngayon? Tuesday. Okay, magla-live po ulit ako on Thursday. Thursday, 9 o'clock, same time. Pwede ni kamsahamnida. Bye, Rin. See you again. Okay. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Tupeo. Taome tupeo. Manood po kayo sa sunod, ha? Salamat. Thank you. Bye-bye. Annyeonghi chungguseyo. Annyeonghi chungguseyo. Kamsahamnida. Good night po. Annyeonghi geseyo. 네, 감사합니다. 감사합니다. Yes, bye-bye. Thank you, Oy Jun. I-memorize niyo yung mga sounds ng Hangul kasi next lesson, magbabasa tayo. Yes, magbabasa tayo next lesson, okay? Magbabasa tayo ng mga 50 or 100 na words and 100% na lalabas sa test pag kayo nag-exam ng EPS topic. Okay, kamsahamnida. Bye-bye. See you again. Thank you po sa mga nag-share. Bye-bye. Bye. Thank you.